sa mga numerong naka-flash sa inyong TV screens o mag-log on sa www.mbfoundation.org.ph. Ayan, ako. Kasama pa rin po natin ang medical director po ng Cardiovascular Center po ng Manila Doctors Hospital, si Dr. Dante Morales. Marami na po tayong mga katanungan mula po sa ating mga viewers, Doc. Mula po kay Angel Sia Wigco. Okay ba ang fish oil sa puso at ugat? Ang fish oil, nakakatulong. It prevents clot formation. Mm-hmm. May mga studies na rin na pinakita na yung fish oil nakakahusay to prevent cardiovascular disease. Mm-hmm. Ngunit ang dapat na natin gawin, natural na lang kumain tayo ng isda. Mm-hmm. No? May mga fish oil na yan, no? Iba't ibang klaseng isda, freshwater fish, o kaya yung na talaga nasa salt area, pwede lahat yun. Pwede natin yun. Natural na, kakainin natin, masarap pa. Ayan. Mula po kay Fe Garcia ng Caloocan. Dok, ano po ba ang ibig sabihin ng angioplasty? Paano po ang procedure noon? Delikado po ba yun? Yung biyanan ko kasi candidate daw sa angioplasty, 73 years old, risk na ba yun sa edad niya? Risky na ba yung edad? Kung merong gagawing treatment at may barado na talaga yung artery, ang pag-uusapan mo na ngayon dyan is makukuha ba ng medical treatment. Pag hindi, kailangan mo talaga angioplasty or bypass. Mm-hmm. Kaya kung isa, dalawa, o siguro at most, tatlong artery ang barado, then it might be better to do angioplasty. Ano po yung artery? Ang angioplasty, ang ginagawa, kung barado yung artery, let's say 90% barado, so konti lang ang dugong dumadaloy papunta dun sa muscle, mm-hmm, para masuplayan siya ng dugo. Ang gagawin mo, maglalagay ka ng device, ang gagawin, ibabalun yun, mm-hmm, no? At kita-kita yun sa biplane ng Manila Doctors, yes, Hospital, pag dinilate mo na, binabalun mo na, bukas na yun. Ngayon, ang nangyayari kasi, pag ginawa mo yan, nagkakaroon ng keloid. Nagbabara ulit yan. Mm-hmm. No? Kaya ang mga 26% in 6 months, nagbabara ulit. Para na hindi mangyari yan, maglalagay ka ng stent. Yung stent ngayon, kalso, parang chicken wire ba? Apo. No? Pag nilagay mo ngayon yan, that will prevent yung keloid sa pamamagitan ng gamot. Una, merong bare stent na walang gamot siyang kasama. Yun, may mga 26% na magbara ulit yun in 6 months. Pero kung merong gamot yun, no, na mas mahal naman, no, nagpe-prevent yun ng keloid. Ayan. Yun ang nangyayari. Ito po, Doc Mike, mula naman kay Mrs. Cardenas. May CHD po ang anak ko. Sa check-up niya, may aneurysm po. Ano po ang pwedeng gawin sa kanya para magamot ito? Ang CHD, I suppose, is congenital heart disease. Anak niya, yeah, bata siguro. Pero ito, pwede anak din niya, pero may edad na rin. Kasi pag tinawag mo may aneurysm, na iba ng usapan yan. Mm-hmm. Aneurysm of the aorta, usually yan, nasa mga malalaki na yan, hindi sa mga bata. No? Pero pwede meron din sa bata yan, pero, mm-hmm, pero sa mga adults nangyayari. Depende kung anong klaseng aneurysm, yes, sa aorta ba ito. Kung ito'y aorta, eh, kailangan gawin talaga ng paraan kasi pag sumabog yan, wala na, mahirap nang mabuhay ang tao. Ayun po. Mula po kay Alaine Guerrillos, pag healthy ang lifestyle, walang bisyo at nag-i-exercise naman, bakit mataas ang blood pressure? Ano ang naging cause nito? 39 years old ako pero mataas ang BP. Ang high BP ba ay pwedeng maging cause ng heart attack? Una-una, ang hypertension, ang high blood pressure is one of the common causes of heart attack all over the world and in the Philippines. In fact, sa Pilipinas, ang number one cause ng heart attack is hypertension. Mm-hmm. Ano ang pinanggagalingan ng hypertension or high blood pressure? Ang pinanggagalingan niyan, hindi namin alam mga doktor. All over the world, hindi namin alam. Kaya tawag dyan, essential hypertension. We don't know the cause. Pero ang alam namin is kailangan gamutin yan, mm-hmm, o asikasuhin upang hindi magkaroon ng cardiovascular disease. Una-una na stroke, pangalawa heart attack. Ngayon, kahit na ikaw, healthy lifestyle ang ginagawa mo, pwede ka rin may hypertension. No? Mm-hmm. Kasi 17.4% of adult Filipinos in 2003 were found to have hypertension. No? Kahit anong ginagawa mo, mahirap, mayaman, mataba, payat,
Meron at meron pa rin, 17%. Mula po kay Joy, Doc, ang galing, ang galing-galing ni Dr. Morales. Ang dami kong natutunan sa kanya. Sana maulit. Ayan, yun po ang kanyang mensahe. Anytime. Anytime, ayan. Mula po kay Marge De Vera, nung nagpa-check up ako, may bara daw ang puso ko. Wala akong tinitake na gamot, fish oil lang. Okay lang ba na wala akong ibang gamot na tinitake? Kung may bara, ibig sabihin may bara na ang kanyang coronary artery na nagsusupply ng dugo dun sa muscle ng puso niya. Mm-hmm. Ngayon, ang fish oil makakatulong. Ngunit, napakamura talagang kunin dyan will be aspirin. Aspirin no? Po. Kung may bara na, at iba pa, marami pa ibang gamot, beta blocker, control the cholesterol, ang daming pwedeng gawin na talagang dapat as a kasunod. Kung may diabetes, control diabetes. Kung mataas ang cholesterol, control the cholesterol. Kung mataas ang blood pressure, control. Kung naninigarilyo, huwag manigarilyo. Mm-hmm.